5 minutes later. Man, napakadali lang ng trabaho natin dito. Isang buong araw, may 5,000 ka kaagad. Aww. Ano no? Yun ang mga kasama ko. Lahat kami rito, Pilipino. Paano masabi? Patalin tayo. Bakit? Man, hindi ako nakakakilita. Pag may naputol, kumbaga, naputol pag nilapag mo, alisin mo lang dalawa. Ha? Alisin mo lang dalawa po. Kung pag, pag nilalapag mo na, naputol to. Oh. Alisin mo na kagad. Palitan mo na ng balo. Oo, sige sige. Ito ay Pipino. Hello, hello mga kababayan. So, ang ginagawa natin ngayon ay nagtutusok. Tusok. So, parang baga, ito ang ginagawa. Tusok lang natin niya. Para sa mga tumang yan. Para yan sa mga tubig. Lalagyan lang natin, tutusokan natin. Tusok. Ayan. Ito ay pipino. Pipino siya. Ito yung mga panalim na pipino. Pagkatapos ng lagay ng tali ng ganito, sunod, magtatanim. Sa pangalawa, magtutusok. Ito lang ang trabaho dito. Ito yung mga tanong natin, dagdag information, info sa mga nagbabalak kumuha ng police clearance sa Taiwan, no? Hindi lahat ng police clearance ay pwede nyo puntahan para kumuha ng criminal record, no? So bali may naka-specific sa bawat city. Example sa Taichung, sa Tansi lang yon. Ewan ko lang sa Sinchu, I think sa Subay. Then sa Taipei, hindi ko lang din alam. I-search nyo sa Google. So, hindi basta-basta sa police station, makakuha kagad kayo ng police clearance na doon mismo. So, may naka-specific o isang area lang yon sa department na yon. Okay? Kayo na rin sa NBI, sa may police clearance pala is merong 1-year validity lang yun, expiration. Gawin na rin sa NBI. Okay? Ayan, ayusin natin. Ayusin muna natin. Ayan. Para nakikita nyo yung tinatanim ko. Naayos. Ayan. At saka sa mga documents natin, na mga requirements natin, kailangan natin ilagay natin sa isang lagayan. As then, naka-PDIF na po yun. Dapat.
Para in case na hanapin kayo, hanapan kayo ng mga requirements ng iyong agency, may maibibigay kagad kayo. Diba? See you in next vlog. Harvest naman tayo tomorrow. So, ingat. God bless.